Isang araw sa Tagsibol, lahat ay nasa lansangan para humanap ng regalo para sa araw ng mga ama. Ang tagagawa ng laruan na si Geppetto ay nakatayong mag-isa sa kanyang pagawaan. Malungkot siyang nakatingin sa labas dahil wala siyang anak na magbibigay sa kanya ng regalo. Kaya ang pusang si Tuto na lang ang kinakandong ni Geppetto. Oh, sana ay may anak ako. Siyempre naman, ikaw ay anak ko, Tuto. Gustong gumawa ni Geppetto ng laruan na parang bata sa unang pagkakataon. Kaya kumuha siya ng tuod ng puno at nagsimulang ukitin ito. Aray! Ano? May sinabi ka ba, Tuto? May narinig siyang kakaibang tunog habang inuukit niya ang kahoy. Ow! Ah! Matapos mapintahan ni Geppetto ang kahoy na maingat niyang inukit, iniwan niya ito sa mesa at nagpunta sa bungad ng tindahan nang may pagtataka. Sa sandaling iyon, ang kahoy na isa ng puppet ay tumalon mula sa mesa. Hindi makapaniwala si Geppetto sa nakita niya. Kamusta? May nagsasalitang puppet na nakatayo sa harap niya. Ikaw! Ikaw ay nagsasalitang puppet! Regalo ko sa araw ng mga ama! Araw ng mga ama? Ikaw ba ang aking ama? Oo, anak! Ikaw ay anak ko na rin! At ang iyong pangalan ay... Ano nga ba? Pinocchio! Pinocchio! Ipagluluto kita ng masarap na pagkain, Pinocchio. Nang pumasok si Geppetto sa loob, isang pilyong tariktik ang lumapit kay Pinocchio. Hoy, bata! Tok, tok! Ano pang hinihintay mo? Ang ganda ng panahon, oh! Lumabas ka! Lumabas? Oo! Tok, tok! Lumabas at tumakbo! Tulad ng sinabi ng tariktik, lumabas si Pinocchio at nagsimulang tumakbo. Nang bumalik si Geppetto, hindi niya makita ang anak kung saan niya ito iniwan at labis na nag-alala. Lumabas siya upang hanapin ito. Ngunit dahil matanda na siya, nahapo siya at kailangang maupo. Si Pinocchio naman na patakbo-takbo ay naligaw sa palengke. Oh! Nalito ako sa mga kalsada. Paano ako ngayon babalik sa aking ama? Habang malungkot na gumagala si Pinocchio, kumulo ang tiyan niya sa gutom. May nakita siyang tindahan ng prutas. Kukuha na sana siya ng saging ng... Hoy bata! Hindi libre ang tinda kong prutas. Wala ka bang mga magulang? Dapat bayaran mo ako ng pera. Oh, sige. Marami talaga akong pera. Pero nasa bahay. Sa sandaling iyon, ang ilong ni Pinocchio ay nagsimulang humaba. Ha? Ang ilong ko? Anong nangyayari sa ilong ko? Ilong ko, ilong ko, ilong ko! Dahil nagitla, paikot-ikot siyang tumakbo. Kung may pera ka, dalhin mo agad dito, bata ka. Ay, hindi po. Huwag pong magalit. Hindi ako bibili. Wala po kasi akong pera, sir. Nang sabihin ni Pinocchio ang totoo, bumalik ang ilong niya sa orihinal nitong laki. Pero tumatakbo siya nang hindi ito namamalayan. Sa wakas, huminto siya sa harap ng bintana at nakita niya ang refleksyon sa salamin. Bumalik na ang ilong ko sa dati! Hinanap ni Master Geppetto ang kanyang anak sa bawat kalye hanggang sa magdilim. At nang magsimulang umulan, naghintay siya sa isang kanto, umaasa na sana matapos na ang paghahanap niya. Nasaan ka, Pinocchio? Mahal kong anak, saan ka na ba? Si Pinocchio sa kabilang banda ay basang-basa sa ulan at amoy basang kahoy na siya. Desperadong tumalon siya sa basurahan upang makasilong mula sa ulan. Ngunit kinaumagahan, nalaman niya na hindi siya nag-iisa sa basurahan. Hoy, kahoy na bata! Gutom na ako!
Takagat naman sa paa mo para malamnan ang tiyan ko. Takot na takot si Pinocchio na gusto na niyang umalis kaagad. Ngunit pinigilan ng daga ang paa ni Pinocchio gamit ang malalaking kamay niya. Hindi, bitawan mo ako. Ang tatay ko ay tigre. Pag nakita ka niya, kakainin ka niya sa isang subo. Kung ang ama mo ay tigre, dapat may buntot ka rin. Oo, may buntot nga ako. Nang magsinungaling si Pinocchio, humaba na naman ang ilong niya. Ang ilong ko? Eh di pakagat na sa buntot mo. Tumalon palabas ng basurahan si Pinocchio sa takot. Huwag mo akong kagatin. Wala akong buntot. Wala akong buntot. Nang mapatingin si Pinocchio sa sanaw, nakahinga siya ng maluwag sa nakitang refleksyon. Ang ilong niya ay bumalik na sa dati. Ibig sabihin, may ilong ako na humahaba pag nagsisinungaling ako at umiikli pag nagsasabi ako ng totoo. Ngunit hindi niya napapansin na may panganib. Tahimik na nilapitan siya ng magnanakaw mula sa likod. Nang makita ng magnanakaw ang puppet na tumatakbo at lumalakad ng pusa, gusto niyang nakawin ito at ibenta. Salamat sa iyo. Pwede akong kumita ng maraming pera. Yayaman na ako. Bitawan mo ako. Tunay akong bata. Hindi ako nagsasalitang puppet. Samantala, buong araw na naghanap si Master Geppetto sa bawat tindahan at bawat kalye na madaanan niya. Ngunit hindi niya nakita si Pinocchio. Di kaya pumunta ang anak ko sa pier? Pero paano kung mahulog siya sa dagat? Agad na pumunta si Geppetto sa pier at doon sumisigaw siya sa paghahanap. Maya-maya, may nakita siyang kakaibang lalaki na may pasang malaking sako sa likod nito. Nilapitan niya ito at tinanong kung may nakita bang puppet na bata. Nakilala ni Pinocchio ang boses ng kanyang ama, kaya agad siyang sumigaw. Tay! Nandito ako! Nandito ako! Nang marinig ni Geppetto ang tinig ng anak na si Pinocchio, hiniling niya sa lalaki na ibalik ito sa kanya. Tumanggi ang lalaki at sinabing ibebenta niya ito sa malaking halaga. Tinulak niya si Geppetto sa tabi at nagpatuloy sa paglalakad. Naisipan ni Pinocchio na magsabi ng kasinungalingan habang nasa loob ng sako. Edi magnanakaw rin ako at saka marami akong pera at kulay pula ang sombrero ko. Sa ganitong paraan, humaba ng humaba ang ilong niya at nabutas ang sako. Nakalabas siya sa butas at tumakbo sa ama na si Geppetto. Tatay! Anak ko! Nang mapansin ito ng magnanakaw, galit na babalikan niya ang dalawa. Kinuha ni Geppetto ang lambat sa pangingisda at hinagis ito sa magnanakaw. Sumaklob ang lambat sa magnanakaw. Nawalan ito ng balanse at nahulog sa dagat. Nagyakapan ng mahigpit ang mag-amang Geppetto at Pinocchio. Kaagad na pinanumbalik ni Pinocchio ang kanyang ilong sa pagsasabi ng katotohanan na alam niya. Ako po ay mabait na bata. Ayokong magalit ang kahit sino dahil mahal na mahal ko ang tatay ko. At sa sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Si Pinocchio ay naging totoong bata na may laman at dugo. Mula sa araw na iyon, lahat ng mga mag-ama sa lungsod ay naniwala na ang mga himala ay pinagkakaloob dahil sa pag-ibig at hindi sa kasinungalingan.